Ang Martyr or Murderer, ito po ay sequel ng unang pelikula na biruan lamang, ano? Ayon nga po sa ating senadora, ang Made in Malacañang ay nag-come up lamang sa isang biruan na pangyayari. Tapos na-conceptualize ito ni Direk Daryl Yap hanggang sa gumawa siya ng script at umayo naman po ito pong si Senator Aimee Marcos, and the rest is history. Napaka-successful po ng pelikulang Made in Malacañang, almost 800 million pesos. Ito po ang box office hit sa kauna-unahang pagkakataon simula po nung nagkaroon tayo ng pandemya. Kasi ang pinakamataas ang gross sales na pelikula, ang number one po dyan ay ang Hello Love Goodbye ni Catherine Bernardo sa kanil Richard Alden. More than 800 million pesos po ang kinita noon. And hopefully itong Martyr or Murderer maabot po ang 700 million pesos o higit pa. O sana mag number one na po ito talaga sa takilyang Pilipino. Ano, overall, mahigitan niya sana yung pelikula na yon na Hello Love Goodbye. Ito pong Martyr or Murderer ay kasunod na kwento ng Made in Malacañang, pero hindi ko po alam kung ano po ang particular na kwento nito. Marahil ito po ay henerasyon ng from one generation to another na kwento, no? Kasi parang ipinakita henerasyon ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, tapos henerasyon po ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling trailer nga po ng pelikula, binanggit po doon yung 2016, di ba? Sinabi ng ating dating Pangulong Bongbong, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang mga katagang, "I mean, dinaya yata ako ni Lenny." Oh, yun po yung isa sa tawag na napakahalaga sa kasaysayan po ng Pilipinas. At yung una, yung ipinakita din po sa later part ng, sa last part ng Made in Malacañang, yung pagtawag naman ng ambassador ng US kay Corazon Aquino, kung saan inutusan ni Corazon Aquino na huwag dalhin sa Ilocos Norte ang pamilya Marcos bagkus ilabas po ito sa bansa, at napunta na nga po sila sa Hawaii, kung saan noong 1989 ay doon po unfortunately pumanaw ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ano ba ang mga aasahan po natin dito sa Martyr or Murderer? Hindi ko alam kasi hindi ko pa po napanood ang pelikula na yan. Pero syempre, ine-expect po natin na yan po ay isang obra ng magaling na direktor at batang-bata pa na si Direk Daryl Yap. Ang Made in Malacañang, kung ito po ay nakahigit sa 700 million pesos gross sales, tingin ko yan po ay dahil sa kagalingan ng kaisipan, ng creativity, at ng malasakit sa pamilya Marcos ni Direk Daryl Yap. Pero syempre, huwag nating kalilimutan na factor po dyan ang mga magagaling na artista katulad po ng premyadong direktor at aktor na si Cesar Montano, ang ating beauty queen. Kauna-unahan nga sana itong binibining Pilipinas, ano? Ano bang tawag doon sa pageant nila, yung kung saan si Megan Young yung unang-unang naging Miss World, yun, si Miss World po natin, ano? Si Rupa Gutierrez po kasi ay first runner-up po ng Miss World. Tapos nandyan din po si Christine Reyes sa katauhan po ni Senator Aimee Marcos. By the way, I forgot na si Senator Cesar Montano ay kay dating Pangulong Marcos Sr. Si Rupa Gutierrez ay kay dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Si Ella Cruz bilang kapatid naman po nila na si Irene Marcos. At yung si Diego Loizaga ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito sa Martyr or Murderer, ang mga cast naman ito, iba, hindi ko na po kabisado lahat. Ano? Nandiyan pa rin po, by the way, yung tatlong napakahalagang karakter at sa kanila nga po na i-title yung pelikula, yung Made in Malacañang. Siyempre, nandiyan ang number one na loyalista na si Elizabeth Oropesa. At si yung nasa Timog Party List na si Carla Estrada, at saka si Bienbiahe yata, ano, hindi ko tanda yung kanilang mga pangalan, eh, basta tatlo po sila. Ngayon sa Martyr or Murderer, ang isa sa mga gumulantang sa atin nung ito po ay binabalak pa lamang ni Direk Daryl Yap,
ito po ay ang katauhan ni dating mayor Isko Moreno. Bakit ba nagpe-fail yung memory ko? Bumabagal yung processing ng utak ko ngayon, ha. Ito pong si Mayor, dating Mayor Isko Moreno, ay nagulat tayo dahil siya po yung gumanap sa Ninoy Aquino karakter. At marami pong tumulig sa kanya dyan. Pero ang maganda po dyan, artista naman siya. At the same time, nang matapos po ang eleksyon, tinanggap niya po ang kanyang pagkatalo at nanawagan po siya sa kanyang mga follower at taga-suporta na suportahan po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Marami pa pong mga karakter na hindi ko na po kabisado, pero ito po ay produkto lahat ng kagalingan ni Direk Daryl Yap. Ngayon ko lamang pinuntahan using my personal profile ang page nitong si Daryl Yap, ang kanyang personal profile. Nag-send ako ng friend request, baka naman. Kung ayaw naman i-accept ni Direk Daryl Yap, okay lang. Pero ngayon lang ito kasi nakita ko, ba, pwede palang mag-friend request. Kaya nag-friend request ako sa kanya. Eh kung ma-accept tayo, salamat naman. At nakatutuwa na magkaroon ng FB friend na isang kilalang direktor, batang-bata at marami pa pong kumbaga promising career ang kanyang ang hinaharap nito pong si Direk Daryl Yap. Hindi naman promising kasi napaka-successful niya na, no? At hindi na siguro dapat pang sabihin na promising career ang nag-aantay sa kanya. Ang siguro ang dapat kong sabihin sa ngayon puro blockbuster ang kanyang mga nagagawang pelikula, but sooner sigurado ito pong si Direk Daryl Yap mananawa din po ito sa mga award na tinatamasan ng kanyang mga kalaban na direktor sa kasalukuyan. Ang basis naman ni Direk Daryl Yap, darating po yung punto na yan. Sa ngayon, mas mahalaga po sa kanya ang following. Ibig sabihin, pagka marami pong nanonood, malaki ang following at kikita po ang pelikula. At kapag kumikita ang pelikula, magkakaroon po ng mga additional projects at maganda po dyan kapag kumikita ang pelikula, ito po ay makatumbas din na kita ng gobyerno. Kaya suportahan po natin ang Martyr of Murderer. Ito po ay mag-showing sa March 1, bukas. Kami po ni Top Wife ay nasa Mega Mall. Kung sino na lamang po ang makita ko sa Mega Mall na hindi po nakapila sa sinehan. Kasi pag nakapila ka sa sinehan, ibig sabihin may pera ka na. Ano? Magmamasyal kami ni Top Wife. Magwi-window shop kami. Hindi mamimili. Window shopping lang. Lakad-lakad. At along the way, magla-live po ako doon. Kapag ka na-tempuhan ko po kayo, na nandoon po kayo at namamasyal at gusto nyong manood, bibigyan ko po kayo ng pambili ng ticket. And hopefully, ibilin nyo po ng ticket. Ano? O kaya siguro, much better, sabay na po tayong manood ng sine. Nang sa ganun, makapagkwentuhan din bago po ang screening. Okay, ang mga artista po rito, basahin ko, si Cesar Montano, Rupa Gutierrez, Christine Reyes, Isko Moreno, Diego Loizaga, Ella Cruz, Kyle Bellino, Marco Gumabaw, hindi ko na po sila kilala eh, Jerome Ponce, Cindy Miranda, Rose Van Ginkel, nandyan din po ang participations nila Elizabeth Oropesa, Beverly Salviejo, yun pala ang kanyang pangalan. Si Frankie Russell, Belle Jake Cortez, Sanshina Lafaran, at saka si Marlon Man. Salamat, Criselda Afare, sa iyong Hong Kong dollars ng 15 super sticker. Salamat po. Ano? Maraming salamat po dyan. Ngayon, puntahan po natin yung premiere night kahapon. Ito po yung video mula po sa YouTube channel ni Salomo21. Si Salomo21 po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanya, malaki naman po yung subscriptions niya, 41,000 subscribers. Pero isubscribe nyo po siya at suportahan po natin ang mga PBBM vlogger na supporter, ano, at loyalista. Gamitin po natin ang video niya kagabi at reaksyonan po natin. Ano. Ito si Beverly Salviejo. Siya po yung napakakwelang kasambahay sa Malacanang, sa Meeting Malacanang. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, siya yata yung tumalon sa Ilog Pasig nang hindi siya marunong lumangoy. At hanggang ngayon, siya po ay buhay pa.
Kasi parang yung karakter yata ni Carla Estrada yung sa ngayon ay pumanaw na eh. Ang natitira pong karakter na buhay hanggang sa ngayon ay si Elizabeth Oropesa at saka si Beverly Salviejo. I-correct na lamang po ako kung mali po yung mga pagkakaalala ko. Kung ngayon na rin sa ngayon, ang gawa ko ay palimanagan kayong lahat. Hindi lang ng damit ko, hindi ng ating pelikula. Maraming salamat po sa inyo lahat. And this is your Biday. And I love you. Mamua Chuchu. Biday nga, ano ang kanyang pangalan. Hindi ko na kasi tanda. Mahina ako sa pag-alala ng mga pangyayari sa pelikula eh. Matagal-tagal ko na rin napanood yung Made in Malacanang. August 3, nung ito po ay unang isinowing dito po sa Pilipinas. Ano? August 3, 2022. At hindi ko po ulit napanood yon since then. Eh sabi ko nga po sa inyo, bago ako manood ng Martyr or Murderer, eh panonoodin muna namin muli ni Top Wife yung Made in Malacanang. Kaya mamaya, pag off-stream natin, ay manonood po ako ng Made in Malacanang kasama si Top Wife kung hindi siya busy. Nang sa ganun, fresh ulit yung movie bago ko panoorin itong Martyr or Murderer. Panoorin niyo po sa Viva Prime, ano, sa internet, yung replay. Nang sa ganun, fresh na fresh po yung unang movie bago itong sequel na Martyr or Murderer para mapagtagni-tagni po natin yung mga pangyayari at kung gaano kagaling ito pong si Direk Daryl Yap, higit sa lahat kung ano po yung mga kwento ng pamilya Marcos. Tuloy po natin ang pinanonood po natin na reaction video dito. Ana, ito pong clip kahapon, diyan po sa premiere ng Martyr or Murderer. We love you and want your truth back to you. All right. Next up, we have Rose. Hello, good evening. How fitting ito, is sino naman to? Sino daw po siya? Di ko napakinggan yung ano. Nagsasalita kasi ako eh. Ulitin natin. Sino ulit to? We love you and want your truth back to you. All right. Next up, we have Rose. Hello, good evening. How fitting is your gown? Ay, na ano naman, na edit ni Salomo. Hindi natin nadinig kung ano yung kanyang pangalan. Sino kaya ito? Ano? Sino pong may nakakakilala sa inyo? Hindi rin na ano, hindi rin na po, sana na nagkamali ng edit si ano, si Salomo, ano, napuputol niya yung pangalan ng, hanap tayo ng ibang video na Martyr or Murderer kasi napuputol niya yung pangalan eh. Yun ang mahalaga, yung pangalan ng mga artista. Okay, eto kaya, pinaikot-ikot ni Direk, ay hindi eh. Pero yun lang talaga ang best na, ano, yung pagpapakilala eh. O anyway, pakicomment nyo na lamang po kung sino-sino sila. Hindi ko kasi sila kilala eh. Eto, sino po itong artista na ito? Eto ba si Diego Loizaga? Yung anak po ni Cesar Montano? Tangkilikin po natin ang pelikula ng Pilipino. Maraming salamat. Next up, let us all welcome Cindy Miranda. Yun, Cindy Miranda. Tingnan natin, ito pala si Cindy Miranda. Yung kaninang binasa ba natin yun sa... ito, Cindy Miranda. Baka Marco Gumabaw, Kyle Bellino yung isa, no? Kyle Bellino, tapos si... yung itong babae, si Cindy Miranda. O, sige, tuloy natin mga tol. Alright, maraming salamat. Next up, let us welcome Jerome Ponce as Young Ninoy Aquino. Oh, ito pala. For your solo photo. Si Jerome Ponce. Kinikilala lang natin mga tol, ha? Kinikilala lang natin yung mga cast para na rin ma-promote natin ang Martyr or Murderer. Yan, si Miss Elizabeth Oropesa. Ngayon, merong mga paninira ang mga kalaban po natin sa politika sa isa sa mga numero unong loyalista na si Elizabeth Oropesa.
Ito ay sa kadahilanan na misinterpret nila yung post ni Elizabeth Oropesa. Lilinawin lamang po natin ano, yung post po ni Elizabeth Oropesa na namimiss niya si dating Pangulong Marcos Sr., hindi po natin maiaalis sa kanya yon. Kasi syempre, ang pagmamahal niya kay FEM, maaaring iba kay PBBM. Wala pong pinagkaiba yon sa akin. Mas mahal ko si PBBM kaysa kay FEM. Kasi hindi ko naman nakagisnan si FEM eh. May kanya-kanya po yung, na pagtingin. Namimiss niya si FEM kasi ramdam niya talaga ang serbisyo nito sa publiko noon. At yung sinasabi niyang nadudurog ang kanyang puso, yun po ay araw ng February 25. Hindi po dahil sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong sasawsaw kaagad sa mga napakasinungaling na kaisipan ng mga kalaban po sa politika na bibigyan konklusyon ng sinasabi nitong si Elizabeth Oropesa na nadudurog ang kanyang puso dahil sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Hindi po gano'n. Nadudurog ang puso niya kasi ang araw po na February 25, katulad ng sinambit ni Senator Amy Marcos, ay napakasakit po para sa kanila. Hanggang ngayon, hindi po sila makamove on dyan at napakasakit. Salamat na lamang at ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kagalingan, talagang nanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa mga Marcoses. Ano, ang tagal po tayong niloko ng mga dilaw sa kanilang mga naratibo na hindi naman makatotohanan. Okay, tuloy po natin. Ito pong sinasabi, ito pong pinapanood natin. Ah, ito pala si ano, si Marco Gumabaw. Napuputol kasi dun sa edit eh, no? Marco Gumabaw, yan. Ito pong nakikita natin si Marco Gumabaw. Ah, siya pala yon. Siya pala yung gumanap sa batang FEM. Eh si, hindi nabanggit kanina, no? Si Cindy Miranda, baka si batang Imelda. Si Jerome Ponce, hindi ko alam kung ano po ang kanyang ginanapan, ano? Tuloy natin mga tol. Alright, maraming salamat po. Next up, tawagin na po natin Ferdinand Bongbong Marcos played by Diego Loizaga. Yan. Si Diego Loizaga. Si Diego Loizaga, anak ito ni Cesar Montano, di ba, sa totoong buhay. Yan. Shoutout po sa inyong lahat, mga tol. Alright, maraming salamat po. Next up, let us all welcome Miss Christine. Si Jerome Ponce pala ang batang Ninoy. Salamat, ano? Yan, si Jerome Ponce ang batang Ninoy. Reyes! Oh, ito, siyempre, hindi na question kung sino ginanapan ni Christine Reyes, si Senator Amy Marcos. Kindly stay in the middle now for your solo photo. Thank you very much. Yan, si Rupa Gutierrez. Okay, Cesar Montano. Ito, pakinggan natin si Direk Darilla, paano ang utak at nasa likod ng pelikulang MIM at saka MOM. Ewan ko yung ikatlong series kung ano po yung title. Hindi pa ako updated. Pero may mga balita ngayon na si Aga Mulak daw po ang gaganap doon sa pelikula. Ano? Tuloy natin. Hi, the vlog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ulit bit ng martyr or murderer. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. And I just got the great news that on March 1, we'll be opening in 250 cinemas. So I'm very, very happy with that. Magandang gabi po. Grabe, no? 250 plus na cinemas. At napaka matagumpay talaga nito pong MOM so far. At sana yung 250 plus na yan ng mga cinema, sa isang araw mapuno. Siyempre, di naman natin ine-expect na araw-araw puno po yan. Ano?
Pero probably Saturday and Sunday, saka bukas, Wednesday, eh mapupuno po ang mga sinihan kung saan palabas po itong Martyr or Murderer. Alright, thank you so much. And right now, Frankie Russell joins us as Claudia Bermudez. And of course, last but not least, let us call in a warm round of applause, please, for Senator Amy Marcos. Yeah. Few words for us. Yes, thank you very much for joining us this evening. This evening when I am very, very nervous. Dahil kasi po, biruan lamang yung unang sine, yung baby mama niya, pumatok ngayon. Kinakailangan pagandahin namin, pagigihan natin, at ikwento namin ng mabuti ang karunong baby mama niya. I hope you enjoy this movie. Ito medyo magamukot na bahagi ng aking buhay, subalit ginampanan ng maganda at nakakatuwa ng aking mga artista. Mabuhay si Direk Daryl at ang buong pangka ng Martyr or Murderer. Yes! Yan, okay. Napanood na natin yung full cast ng Martyr or Murderer. And hopefully, sana po manood din po kayo kung meron po kayong panahon at budget. Panoorin niyo po bukas, March 1, 2023. Kauna-unahang pag-show po ng Martyr or Murderer dito po sa Pilipinas. At sana makita ko po kayo sa Mega Mall bukas. Ano? Hindi ko sasabihin kung anong oras kasi wala po akong oras sa aking mga lakad. Basta mag-show up na lamang po kami doon bukas at magkita-kita po tayo. And isa kayo sa mabigyan ko po ng ticket para bukas. Ano, yun lang, yung pagkain, bahala na po kayo. Ticket lang po ang kaya nating ibigay. At makakwentuhan din po kayo kahit paano. Ano. Maraming maraming salamat. Yan lamang ang promotions po natin, pagtulong sa Martyr or Murderer.